Gentlemen, nandito na tayo sa game number 2 of series number 2. Laban ng Team Secret versus MBR Esports. Wala, naka-injured seat. And Autolus. Oh, eto na. Blue side naman ngayon yung ano. Natin. Blue side yung MBR. Team Secret red side. So possible kung hindi iban dito ng Team Secret yung nuno kukunin ng MBR to. Pero... First pick worthy ba siya? Pili ko hindi eh. Parang kailangan may... Renekton is still a power pick. Galio is still a power pick. Ziggs is banned. Yan na natin kung ano magiging sagot ng... Or first pick dito na MBR. Ayan. Nunu. Interesting. Okay, gusto talaga nila yan eh. Gusto nila yung ano eh. Yung si Alves, international no? Driver's license eh. Malaki kasi yung naman talaga epekto. Well, tignan nga natin. Again guys, kung kumbaga yung prominence kasi ni Nunu ngayon, nandoon kasi sa consume yung balik buhay niya. Hmm. Allows him to stay in the fight and the absolute zero has been zoning opponents left and right. Yung dive kanina na nakita natin na nagsimula ng lahat. Para sa Team Secret, it was made possible by the Nunung pick in the Dragon Lane. Talagang ganda ng dive nila, Lord. Pero, sinabi ko na nga kanina, Chewie Ezreal, nagulat ako, pero ito Chewie Varus. Tama yan. Goods na goods yan. Yup. And ayun na. Galio ni Tatsuri or Galio ni El Capitan James. Tingnan natin kung ano mangyari dito, paring Giyang and Autolus, dahil first pick dito ng MBR would be the Nunu. Sumunod pa yung ating Renekton. Mm-hmm. And pwede natin sabihin na isang aggressive Dragon Lane ang kailangan nila i-pick para sumabay sa isang Varus. Which is, Kai'Sa is good for me. Ano ba ang tingin nyo? Okay yung, well, Kai'Sa for the late game scaling. Pero ibang gugustin nila dito, since available yung Twisted Fate, they do want that global presence para kapag nag-gank dito si Alves, makakasunod dito si Radiance to try and bully out side lane, particularly Azar, kasi malaking pressure nga naman talaga nagbibigay niya, especially okay, when he gets the champion that he wants. Pero nako, mukhang makakita tayo ng nagra-rampage na naman na Olaf. Yeah, so Olaf being picked here, okay, talagang kopyahan sa itong si Azar. Actually, I love this. Whenever you pick Fiora into a Renekton, that only means na kaya ko yan. Mm. Diba? Meron kasi mga ito kasi yung matchup na dapat favored talaga sa Renekton. But you can, 'di ba? Ito yung keyword can. You can play Fiora against the Renekton if you trust your mechanics enough na marerepost mo yung Ruthless Predator and magawan mo ng butas itong Renekton. Again, as the game progresses, Fiora is over Renekton any time of day. At eto na nga, Kai'Sa namin nga talaga ang pick nila dito sa side ng Dragon Lane for the MBR Esports Team Secret. Finally, nilabas na nila si Diana. Diana Zubiri. Dash in itong si Diana, tapos nag-moonfold siya. Matic, may kasamang hero entrance si Galio. And look at the lineup sa meron tayo dito. Giyang and Autolus. Parang okay sila na ano. Okay yung Team Secret na sige. Pag kami sumugod, andyan si Tatsuri plus James sa combination. Pero kapag MBR naman yung susugod, okay lang din sa Team Secret kasi meron naman silang Chain of Corruption dito ni Chewie and then they have Trevor to actually challenge them if they try to engage. And sino yung mga kapigil dito? Wala. Walang crowd control na pwede makapigil sa isang Olaf eh. Hahampasin ka lang yan. Yan natin though. Kasi sa ngayon, syempre, ang storya is, yun nga eh, narinig natin, 73% win rate daw ang Nunu dito sa ating SEA Championships. Gawa na nga na yung kit niya, eh hindi pa rin nasosolve ng karamihan ng teams natin. Pero guys, so remember, this is Team Secret. Pagdating sa pagiging scholar sa larong to, sa larong Wild Rift, pare, grabe yung knowledge nito eh. Ay, no, si Azar, patay na naman! Ano ba yun? Maaga ka pa sa early ka pa sa bird. Grabe. Wala pang isang minuto. Dagdag insulto. At na Nostradamus Azar with the na. First blood. Grabe naman. Grabe yun. Parang iyang. Oh, tama yung sinabi ni Autolus eh. Para usually, Renekton wins unless kaya mo pag ginamit mo yung Fiora. And kinaya nga. Easy first blood. Free 1 minute. Baka Azar yan. Eto na. Grabe siya. Kita mo naman. Unang balik sa lane. Page versus Longsword. Kung ako si Onion King, medyo maghahanap na ako ng ibang pangalan para kasi nakakaluha eh. Nakakaiyak talaga yung pagiging Onion King niya dito. Nakatapat niya pa nga yung Baron King ng Pilipinas. At tuloy-tuloy na yan. Hindi naman pepreno yan si Azar eh. Not a person that wants to
you know, slow down kapag nakuha niya na yung lead. Pero sa ngayon, yung Dragon Lane natin dito, Giyang plus Berting, medyo nabubuli. Grabe ha, alam mo Giyang, Otolus. Dahil na first blood ni Azar yung Baron Lane, mahihirapan na to eh. Mahihirapan na si Onion King sumabay dito. Yapi, matig. Tama, iniintay na lang ni Azar. And the wave is pushing towards him. Pwede niya lang i-freeze yung lane to a point na mababawasan na experience itong si Onion King, pero re-respetuhin ni Azar yung potential dive. So yun naman yun eh, di ba? Kapag ka, halimbawa nag-freeze ka. Yeah, Trevor do. Papalag ba? Trevor? Takbo lang. Si Radiance. Yugi Boy, huli si Trevor. Yeah, and that's it. MBR dito, sumagot sila ng kill dito sa side ng Team Secret. So we have a 1-1. Para dito sa ating kills, MBR, they know how to play this Twisted Fate. Dahil level 5 na siya, ma-maximize na to using the Destiny, paring Otolus and Giyang. Magiging mas mahirap to sa, mahirap to sa side ng Team Secret. Malaking bawi ito ng ano, ng MBR. May kalamangan na sa gold si ano, si Radiance pati na rin si Elier. Looking at the composition of Team Secret, kung gusto nila mag-scale at most si Chewie yung makakapag-poke out dito. Kapag pumalagi MBR, kailangan Team Secret group up sila. On this kind of scenario, hindi, mahirap. Nako, andiyan pa yung Nuno. Jolens! Wala, hindi ko connecta. Isa pang bilog yung mapatamain dito mga kaibigan onto Tatsuri. Pero yung napapansin ko rito, MBR has all the information needed. Looking at the vision, kita nyo napaka-deep ng ward. How deep is your ward? So deep! Diba? How deep is your love? Oo, diba? I get so weird. Parang balon, malalim. Malalim. Azar, Ay, level 5! Nako! Siya'y nakakuha ng blue buff, pare. Siya'y nakakuha ng blue buff. Pero inagawan pa, inagawan pa ng blue buff. Kailangan niya naman. Siya yata yung nakakill kayo, no? Nakakill kayo, Olaf. Yes. Ay, Trevor pala. I mean, Pero okay lang. Oh, sabi pa na baba dito, Chewie and El Capitan James. Pinapana dito ni Chewie yung mga miyembro ng MBR. Para lang tong ano eh, para tong mga nasa bundok. Alam mo yung namimingwit ng ano, namimingwit ng isda. Gamit ang mga sibat or Palaso. Teka lang, bundok? Isda? Medyo... Ay ano ah, sa mga ilog, sorry. Ano ba talaga? Bakit sa bundok may aquarium ka doon sa taas? May aquarium doon. Oo, may hidden. Sa mga ilog. Hindi, ito kasi, sa mga bundok kasi, minsan may mga parang ilog doon. Yun yung gusto kong ano. Pero mamaya na yun. Ito si Bato. Pinalamig ang Bato dito. El Capitan, tingin ka na itong damage. And they catch and rain from Aelor. Shutting down Hames sa side ng Team Secret. At mukhang magandang simula to sa side ng MBR. Oo, sisimulan na nila ito. Kung ano na lang, sasabay dito yung Team Secret sa kabila na objective sa may RH. Kaso, andyan naman si Onion King. Kaka-reset lang dito, kaka-uwi lang dito ni Hamel. Ginamit na rin Destiny. Nako, Berting. Si Azar! Mamamatay dito si Azar at mukhang susunod na rin ata si Tebor. Pero kahit pa para sa isa, El Capitan! Hindi tumama yung piercing arrow pero okay lang. Nandito na yung ating chain of corruption from Chewie. Justice punch! Patay dito si Elyon! Ano ang gagawin ng sa sardinas? Malain mo! Patay ka dito! Tofu! Patay! Takbo! Wala ka pa! Wala ka pa! Wala na plus yan! Wala ka pa! Tofu! Wala ka pa! Paano ka makakatakbo? Gumapang ka! Gumapang ka! Team Secret! Nakakuha ng tatlong kills! Grabe naman. Bawi na rin nila yung mga kills ngayon. Sila may kalamangan 5-4. Lamang gold pa. Lead. Bawi na rin. Yeah, ang ganda nun eh. I mean, pumalag yung MBR. Paisa-isa silang pumasok. Ang ganda. Ang tagal pa bago namatay ni Trevor dahil sa lifesteal niya. Pagdating ni James, tsaka ni Chewie, ano na eh. Palag-palag na sila. Wala nang atrasan eh. Ito naman. Atras. Snowball. Napakagandang counter initiate mula dito kay El Capitan using The Durand na meron siya doon. Kevin Durand, sabi nga dito ni paring Otolus. Pero ito na, Chewie, piercing arrow, kumunek ka sa isa, Earlure. Medyo masatang damage dito ni paring Chewie sa side ng Team Secret. Ito na si Azar sa may madang gilid natin. MBR going for the Herald dito, pero The Durand mula si Tatko. Cancel! Pero makukuha ni Alves yung ating Herald. Chain of Durand siya na gagamitin. Look at Azar sa may madang likod. Humamatay yung ating Kaisal. Here comes Tatsuri with the bootball. Tatama kay Yugi Boy. At yung clean up mula dito kay Tatsuri. Ubus! Pati Panto Boss. Dahil apat ang side ng MBR ang mawawala. Grabe.
Parang sabi dito ng Team Secret, eh. Sige, kayo na Ares, pero amin yung mga buhay nyo. Si Chewie lang yung namatay sa kanila. Ang laki na 3,000 gold advantage. Makakuha pa sila ng tower dito sa may top lane. Para mababaliwala yung Ares. Kanila. Kanila itong first tower. Yeah, Piazar pa ba pupunta plus Natsuri. Ay, paldong-palda rito ang Team Secret, guys. 9 kills para sa nila. And so far, yeah. Actually, lahat sila, eh, no? Commendable yung mga Heroes Entrance and Hames daw mahuli. Oy, napakagad ang tidal wave plus na aqua mula sa kanya yan, at mamamatay dito si Chewie. Ladies and gentlemen, MBR. Binuhos nila lahat doon. Destiny Killer wave. Instinct, tidal wave, tidal, mapatay lang isa. Ganon kalakas si Chewie. Kailangan, buong barkada. Kailangan buong barkada. Pero, taga lang siya. Natsuri, wave clear lang siya rito. Makulat pa rin naman ang Santayana, Heroes Entrance. Nilabas na ang Pokemon. Here it comes sa sarsabi patang likod natin. Ginawa na Chewie ang isda. Mamamatay dito si Toto. Sunod naman si paring Aylor. Absolute zero ay nandun. Pero Kaisa will fall down dito. One more mula kay Tatsuri. Azar is still alive. Tulad, Yugi Boy ay nandun. But Azar and Hames, buhay na buhay pa yung dalawang miyembro ng ating Team Secret. Yellow card pa lang dito kay Regents. Pero wala kayo na. Mamba out na. Team Secret. Grabe naman yun. Napaka-likot dito ni Azar. Muntik na siya mamatay, pero Chewie, naka-frack pa ng Vital. Flanking Barus. Pinamanipa for Chain of Corruption. Breer Singh, Yaro, tago sa puso ng mga Indonesian friends natin, MBR Esports. Suddenly, this game has broken open. And 8 minutes into the game, ang laki na ng lamang natin, Berting at Giyang. Balik-balik na talaga. Kanina, onti ka lamang ang pameran sa MBR. Ngayon, aabot na naman. Pamunta na naman 7,000. Nandito makikita natin talaga. Azar! Ang laki ng malaking problema talaga si Azar dito. Sinalo pa nga na yung Absolute Zero ilang damage. Look at the HP. Ignited siya kanina. Bumalik siya para mag-proc ng Vita. Na-dodge pa yung card. Na-proc ng Vita. Ay, naku po! Na-shutdown si Azar. Pero okay lang yun. Okay lang. Nanalo tayo sa replay. Nanalo tayo sa replay. Katatandaan nyo, lamang na lamang ngayon ang Team Secret. Ang problema kasi ito, MBR kasi kinukomit nila lahat ng ulti nila sa iisang champion. Makapatay lang. Kung ikukumpara natin yung MBR, parang silang revolver na iisa yung bala lang, eh. Yun na yun, eh. Pag naputok na nila yun, kailangan nilang mag-reload ng matagal. Pero Team Secret, dahil lang ganda ng composition nila, kaya nilang pumalag sa long fight. Alves. Ayun, ganda ng bodyguard. Na naman, Chain of Corruption. Huli ang dalawa dito. Trevor. Pero Mamba, ating iba memory ng Team Secret, nakuha na natin ang ating gusto, and that will be the Ocean Drake. Mission accomplished na tayo, mga kosa. Hindi na natin kailangan i-commit to. Call dito si Azar, eh. Sabi na, mamaya na, apat lang kayo dyan. Gusto ko i-clear yung top lane. Sayang yung wave. Eh, ang laki naman talaga ng kalamangan na dito ng Team Secret. Eh, nakuha pa nila yung Ocean Dragon. No need to fight. Baka magkamali pa sila. Knowing na, okay, medyo nakaka-snowball na dito ng onte si Elier. Meron siyang Blade of the Drawing King. Papunta na lang. May anti-healing pa. Punta na sa next item niya. Meanwhile, Team Secret, they do have so much control. Naka-scale na talaga sila dito, eh. Ayaw lang nila na parang, okay, safe lang tayo. No choke. No choke at all. Alam mo, kakaiba talaga ang paggamit din ng Team Secret ng Olaf, eh, no? Kasi kanina, naspoil tayo ng Olaf na carry ni Baldus. Pero yung Olaf kasi dito ni Trevor, kakaiba, pero effective, eh, no? And that's Team Secret for you. Ito kasi, yung initiation kasi dito ni Alves na pre-prevent ni El Capitan, eh. Oo, yung Durand, no? Grabe. Durand lang, eh. Yun talaga, eh. Yun talaga yung guard, ano, no? Yun. Kasi isipin mo. Yung pala yung solution? Isipin mo yung snowball mo, may nakap, tapos may follow-up ka sa anong ibang skill doon. Pero dahil nga, nade-delay kayo ng Durand, ng isang Galio, na bumabalik na din sitwasyon para sa side ng MBR. Bodyguard lang talaga, pare. Same bouncer, pero 1v1 Tatsuri versus Radiance. Op, teka lang, ha. Binabato ng mga baraha dito. Binabato ng baraha. Mamba, o. Pero sobrang lugi na dito ni Rage. Sige, tuloy magiyak. Well, long, yun nga, lugi naman siya. At most kanina nga nung sa may top lane. Destiny, napakagandang suporta mula dito kay El Capitan. Patay na naman ata dito si Onion King. Masyado kang magaling, Diego. Wala kang mga teammates dito sa gitna. Full mula dito kay Parit Tatsuri. Patay yung isa, pero critical yung buhay ng ibang miyembro ng MBR. El Capitan is doing it. Nakita mo yung mga protect durand niya doon? Oo, pare.
Kumbaga, the Hitman's bodyguard eh, no? Oo, oh, oo. Oh, okay, that's sorry, Franklin. Let's go! Bakit wala na may, si Tobu? May red card kasi. Nakita nila dito si Rayjans na mala F4. May red card. You are dead. Red card. Literal, lang. Pre. Gabi. He's oh, dead. Mo. Alam he's mo, ang dami ng yellong blinak nito ni ano, ang pare, ha? Bodyguard. Siya pata, na si Iceman. Grabe dito si ano, ha? Si, grabe dito si Bato, ha? Si Kit Bato, ha? Ginasalo niya yung ano, no? Yung yellow. Pinalamig it's kasi only yung, a part of me. Pinalamig yung Bato. Ano ba yun? Naging ano, naging... Frozen ice. Frozen rock. Ganun pa din naman. Naging ano, naging pero, malpite, naging malpite na may skin. Oo. Yung glacier malpite. Ano ba? Glacier ba yun? Glacier, parang something like that. Parang ganun. Parang ganun na rin. Pero, eto na, trabaho na si Azar. Split push. Pag pumalag si Onion King, magiging Onion Rings lang siya. Team Secret, kaya naman nilang pumalag. Yung apat nila sa apat dito ng ano, ng MBR. Delikado. Infernal Dragon pa yung sunod dito. Available yung baron na pwede take dito ng Team Secret. Kasi, ang laki na lang lamang nila eh. Gold-wise, scaling-wise, execution-wise. Ako, wala, ano na. Actually, kanina, napansin ko sa clash na yun, Tobu, nag-flash into Tsunami. Na parang ako, first time ko makakita ng initiation baka, ng Nami. Ano, ang ginagawa niya. Gusto niya nga, gusto niya pambigla. Pero pa, di ba ano, ang tidal wave, di ba? Masyadong malayo na malabo din. Ang ginagawa niya, parang hinaharangan niya yung tidal wave para daw di makita. May mga ganun eh, may mga ganun ano, ano? Device type. Para ano, kunwari, etong si... Sabihin na natin yung ibang skills na parang may projectile. Yeah. Paplasya na mo, sasabay mo para di makita. Pagka tinatago mo yung tidal wave, pero tidal wave nga, malaki yun eh. Laki yun. Ano ba yun, no? Sakay siya dun sa ano. Pero yeah, it is what it is. Tobu, kita mo naman. Isang piercing arrow, kalahati kagad yung buhay. Destiny, chain of corruption dito. Pero ngayon si El Capitan taking a lot of damage aside the Team Secret. Pero Chumi dito nakakapit. Napakaganda move po mula kay Tatsuri. Eto na naman si Alves. Sino uno? Batay! Batay si Renekton! At mukhang magkakaroon tayo ng 2-1 exchange sa magkabilang grupo. But Team Secret will have the advantage. Tatsuri with the Tatsuri. Bumabatay dito si pare Yugi Boy. Aljur, si Aylur. Wala buhay. Parang grabe si Tatsuri dito. Ano ba yun? Partida pa yun ha. Ano, na-late si Chewie hindi, sa teamfight kasi tinamaan pa siya ng tidal wave ni Tobu. Pero grabe si pag sugod dito ng MBR. Sugod din si Trevor sa kasi Azar eh. Tapos ngayon nalang nakita mo. Alves. Hindi mo kaya depensa ng tower mo. Dapat nanood ka na lang. Dapat binigay mo na para hindi ka mamatay at apat ngayon ang wala. Ba? Alam mo, itong si Alves, pare, kulay verde pa ng yelo to. Iniisip ko kung anong flavor ng ice cream. Matcha. Matcha, tol, matcha. Pag nanalo ang Team Secret, you say Alves is the best. Alves is the best, eh. Wala, eh. Puro benta yung laro niya, pre. Kangkong, eh. So, 6v5, pre. Ito, tingnan mo si Alves. Hindi ko alam bakit trip na trip niya yung bato, eh. Kumbaga, it's a distraction. Ano ba yun? Si El Capitan nga nabuhay pa eh. Tsaka problema dito ng MBR, hindi nila napapansin si Azar and even Tatsuri. Nakakapag-moonpool na maganda. Ano nga eh? Tapos, si Azar kaya, live, may nangyayari. Guys. Lower left, Baron. Makuha dito ni Trevor yung ating Baron. Si Bungo ng karton na ligay. Pero rushing game mula dito kay Mari Tatsuri. Burado, tatlo. Wala na ang sardinas. Pero eto si Aylor. Bakit ka like yan? Naku, naging ginto pa. Bakit ka naging stasis? Hindi ka mabubuhay kahit naging ginto ka. And apat ulit. Ang wala sa MBR. Giyang inutulus. Tapos na to. Tapusin. Let's go. 2-0. 2-0. Team Secret. Dalawang quick games lang. Against MBR. Match point na agad. Grabe to. Alves, the best. Alves. Oh my God. Alves dito. Nagpanggap siyang Team Secret doon.